Jessica, hindi pa man nare-resolba ang sunod-sunod na pagpaslang sa mga lokal na opisyal. Tila may punterya na nga rito ang Philippine National Police. Naniniwala kasi sila na posibleng mga gun-for-hire group ang may kinalaman sa mga krimeng ito. Sa loob lang na isang linggo magkakasunod na itinumba ng di pa nakikilalang mga salarin, sinatanawa City Mayor Antonio Halili, General Tino Nueva Ecija Mayor Ferdinand Bote at Trece Martires Cavite Vice Mayor Alexander Lubigan. Wala pang tinutukoy na malinaw na suspect ang PNP sa pagpaslang sa tatlo. Pero utos ni PNP Chief Oscar Albayalde, "We have considered the suggestions of the Volunteers Against Crime and Corruption on the need for a massive crackdown against gun-for-hire groups and gun-running syndicates that may be directly attributed to the recent cases of shooting incidents." Kabilang din daw sa crackdown na aabot sa 78 private armed groups sa buong bansa, karamihan ay nasa Mindanao. Kaya mas lumalakas pa rin daw ang hinala nilang gun-for-hire ang mga tumirang salarin dito sa Luzon. "We have to intensify our intelligence build-up dito so that we can apply search warrants dito sa mga tao na to. Not only disarm, to arrest them. No, put them behind bars." Aminado ang PNP, balakid nilang may tuturing sa investigasyon ang mga dilisensyadong armas na ginamit sa pamamaslang. Kaya maikting din daw ang kampanya nila ngayon kontra dito. "Of course, they will not use licensed firearms. Definitely. Kasi madaling itrace yan. So yung loose firearms, isa pang problema kasi dati dito sa bansa natin." Sa kaso ni Mayor Halili, tatlong persons of interest pa rin ang kanilang tinitignan. Dalawa ay may kaugnayan sa droga at isa sa politika. Jessica, hinikayat naman ni Philippine National Police PNP Chief Oscar Albayalde ang publiko na lumapit sa pulisya kung may nalalaman sila sa mga iba't ibang mga insidente ng pagpaslang sa lokal na opisyal. Para naman dun sa mga lokal na opisyal na nakakatanggap ng mga banta, hinikayat din ng PNP ang mga lokal na opisyal na ito na ipagbigay alam din sa pulisya itong mga threats na ito o mga bantang ito dahil wala naman daw silang magagawa kung hindi nila alam ang kaugnay dito sa mga bantang ito, Jessica. Maris, nakababahala, no? Kahit na ano pang dahilan niya, nakababahala na sa loob lang ng 6 days ba, tama ba? Or in a week, no? Tatlong local government officials yung napatay, no? At dalawa sa mga ito, wala sa narco list. Pero si Mayor Halili ng Tanawan, nasa narco list. So, anong assessment ng PNP dito sa atmosphere na nakikreate nga nitong sa loob lang ng isang linggo, wala pang isang linggo actually, tatlo-tatlo yung local government officials na pinatay, no? Binarel. Jessica, ang sinasabi dito ng Philippine National Police, wala silang nakikita ng pattern except of course sa mga local officials ito. Tinanong nga natin kung may nakikita ba silang kumbaga parang pagkakahalintulad at kumbaga itong mga insidente ito ay kumbaga sinasabi nila na isolated dahil hindi na magkakaiba yung mga insidente na yung mga motibo sa pagpaslang sa mga lokal na opisyal na ito. Pero of course sinabi naman nila na hindi nila ipinagsasawalang bahala yung mga insidente ito. Of course, one death is too many, kaya naman na bukod dun sa talagang pagpapaigting ng kanilang mga investigasyon na isinasagawa para matukoy talaga yung mga motibo, yung mga salarin, talagang ngayon meron pang utos na talagang magkaroon ng crackdown on gun for hire groups, for private armed groups, pati na rin yung pagpapaigting pa, although ginagawa na raw nila, pagpapaigting pa ng mga checkpoints, mga inspections, tsaka yung mga operations na isinasagawa ng pulisya, dahil nga bagamat hindi nila sinasabi na talagang na-alarma sila, it has caught their attention daw and talagang kumbaga hindi biro na ganito yung mga nangyayari nga. Pero sa ngayon ay they just want to assure the public na talagang the PNP is on top of the situation at kumbaga meron na raw silang mga good leads para matukoy yung mga salarin sa likod nitong mga insidente ito, Jessica. Maris, bakit nila tinukoy agad, no, itong mga
gun for hire syndicates kung hanggang persons of interest pa lang naman yung kanilang nakikita, no, in the case of Mayor Halili, yung in the case of Mayor Bote ng General Tino, at itong kay dito sa Vice Mayor, no, na recently lang itong si Vice Mayor Lubigan, eh wala pang suspect, di pa nila alam kung sino, baka politika raw, baka etc. Eh pero agad sinabi ng PNP na malamang o pinaghihigpit na nila yung kampanya laban sa mga gun running syndicates. Jessica, this was a suggestion made by the Volunteers Against Crime and Corruption, and they took heed of this suggestion na talagang posible nga na itong mga mastermind, kung halimbawa man may kinalaman sa politika or kung may kinalaman man sa droga, eh hindi yung mismong mastermind ang magsasagawa nitong mga pagpatay na ito, kundi kumbaga kukuha sila ng mga aarkila sila ng mga tao na posibleng magsagawa nitong mga pagpaslang na ito. Kaya nandoon yung napakalaki raw na posibilidad na merong relation to gun for hire groups or syndicates itong mga incidenting ito, Jessica. Although hindi naman talaga nila sinasabi for a fact na kaagad na ito talaga yon. Pero one case in point, yung sinabi nga ni PNP Chief sa amin ay yung case daw ni Father Richmond Nilo. Nung talagang natukoy nila yung motibo at yung mga suspect, lumalabas na merong mastermind pero meron siyang kinuha na tao para ipapatay itong si Father Nilo. So, of course, they're also taking into consideration na itong makakasunod na ito, na incidenting ito, ay posibleng mga gun for hire group nga ang posibleng nasa likod din ito, Jessica. Mm-hmm. Kaya pag halimbawa raw ay magkakaroon ng crackdown sa mga grupong ito, ay matukoy din, hopefully, yung mga mastermind na ito, Jessica. Okay, in the meantime, yung claim naman na baka bahagi ito ng tinatawag nilang destabilization plot, saan ang galing yun, Maris? At siniseryo so ba yon ng PNP, yung teoryang yon? Alam mo, Jessica, ito ay hindi isinasantabi or hindi binabaliwala ng Philippine National Police. Nagkaroon ng usap-usapan na merong destabilization. Nagsimula yan nung binanggit ni Pastor Boy Saicon, di ba, na posibleng may destabilization plot against the government. Pero iyon ay may kaugnayan dun sa pagpatay sa pare o yung mga, kumbaga, parang merong mga religious talks or issues about that issue na tungkol sa destabilization. Tapos meron ng mga sunod-sunod na parang posible raw na parang there's an intention to destabilize the government. Kaya may mga ganitong sunod-sunod. Kasi, kumbaga, parang medyo unprecedented na imagine three local officials, mga matataas na local executives to in just a week. Tapos may ganito ang nangyari. Pinapaigting pangaraw ng Philippine National Police yung kanilang pagbabantay, and yet these things are happening. So merong ganong talks na posibleng it's a plot to destabilize the government. Bagamat hindi ito isinasantabi ng pulisya, sinasabi naman ng PNP na wala silang nakukuhang anumang impormasyon na itong mga magkakasunod na insidente ng pagpaslang na ito sa mga local executives ay may kinalaman sa pag-destabilize nga sa government. So, although they are not discounting this fact, wala naman daw silang matibay o direktang ebidensya na magpapatunay na may kinalaman ito sa destabilization, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.